Hi guys, what's up? Welcome back to my channel again. I am Celeste Cleofe. And in this video, ay isasama ko kayo sa pagpapabakuna ko ng second dose dito sa Baguio. So ayan, kung curious kayo kung mahaba pa yung pila, kung paano, kung saan pipila at kung anong mga kailangan, panoorin niyo tong video na to. At kung sa first dose naman kayo curious kung paano ako nakakuha ng stop, kung saan, at kung paano yung process, ano yung mga requirements, ayan, tapusin niyo yung video na to. Dahil sa dulo ay didiscuss ko kung paano ako nakakuha ng first dose ng vaccine. So, ayan guys. Ayun guys, 9 a.m. ako dumating ng UB, tapos yung pila nasa tapat na ng Mabini Street. Karamihan ang kasama ko sa pila nagulat kasi walang pila ng first dose. So siguro inassume nila na wala ding pila kasi kukunti nga yung tao ng first dose. Ito ay pila ng second dose ng AstraZeneca at ng Moderna. Magkahiwala yung pila ng first dose at second dose. Yan si Maring Ivy. Hi! Hindi gumagalaw yung pila pero once na umusad, mabilis naman dahil siguro batch per batch yung pinapapasok nila. 10:30, ayan, nakapasok na kami ng gate tapos nabigyan na rin kami ng vaccination stab for second dose. Wala silang hiningi na requirements. Tinanong lang nila kung second dose kami. I suggest na agahan nyo din kasi 9 kami pumila pero 12:20 na kami natapos, tas 8 to 12 lang daw ang vaccination. Pinaupo nila kami dito, mga around 30 minutes kami naghintay dito. 11:17, nakapasok na kami sa loob ng vaccination site. Ito yung pila para sa BP or check-up o interview before kabakunahan. Kinuha lang nila yung QR code ID, tas chinek nila kung ano yung bakuna, kinonfirm nila kung second dose muna, tas chinek din nila yung blood pressure, tas tinanong kung kamusta yung first dose, yung side effects, ganun. 11:55, nabakunahan na ako. Level 7, ito na yung pila ng for post-vaccination. So, dito ka, ito yung pila para dun sa mag-i-interview sa'yo after kabakunahan. Kung kamusta pakiramdam mo, check nila BP mo, yung oxygen level mo. Ayun. Tapos, ayan, 12:30, tapos na kami magpabakuna. Hindi na ako nakapag-update kahapon kasi ang bigat na ng pakiramdam ko. After namin kumain, mga 2:30 kami natapos kumain. After nun, diretso uwi na tapos tulog kasi ang bigat na talaga ng pakiramdam ko. Ang sakit ng braso ko, parang gusto ko lang mahiga. Tapos yun, wala akong plano sana uminom ng paracetamol pero kagabi talagang masama yung pakiramdam ko. So, uminom ako ng paracetamol kagabi. Hanggang ngayon, umiinom pa rin ako every 4 hours. Kasi pag hindi ako umiinom, masakit yung ulo ko. Tapos, masakit yung balakan ko, masakit yung braso ko. Yun yung weird pala na side effect. Hindi ko alam kung bakit masakit yung balakan ko. Tapos, yung giniginaw. Kagabi, ginaw na ginaw talaga ako. Nagpa-double pa ako ng kumot. Tapos, kaninang umaga, pagkagising ko, yung legs ko, yung thighs ko, ang sakit. So, yun naman yung mga side effects no second dose. So, ayun lang naman. Wala namang normal naman to. Normal naman to mga symptoms na to. At ayun pa pala yung isa kong concern. Kasi kahapon, sabi nung mga nurse na nag-check sa akin before and after vaccine, low blood daw ako. So, yun yung worry ko.
kung bakit ako low blood kasi nakakapagtaka lang na low blood ako. Hindi naman ako puyat kahapon. So, siguro after nito, after ng side effects ng vaccine, pag okay na, mga after 2 weeks or after 3 weeks, pupunta ako sa doktor para magpa-check kasi nga low blood daw ako. Update ko na lang kayo ulit siguro tomorrow. Bye! Hi guys! What's up? Kanina pagising kong umaga, medyo mas okay na yung pakiramdam ko. Hindi na masakit yung katawan ko, hindi na masakit yung balakang ko. Tapos, pero yung ulo ko medyo masakit pa siya, parang tumitibok-tibok, ganun. Tapos, pag nag-hatching ako, pag nagsisneeze ako, sumasakit siya. Tapos, kaninang umaga, naglakad ako konti. Medyo nararamdaman ko yung sakit ng ulo ko habang naglalakad. Pero after nun, pinawisan ako. Tapos, pagka-uwi ko, nag-coffee, kumain ng breakfast. Ayun, okay na. Siguro pa okay na siya. Pa-okay na yung, pawala na yung side effect ng vaccine. Sana tuloy-tuloy na nga. Pero itong arm ko, masakit pa rin siya pag hinahawakan. So, ngayon, nag-iisipan ko kung iinom pa ako ng paracetamol kasi nga medyo okay naman na. So, ayun lang guys. Update ko kayo ulit later or tomorrow kung may changes. Hi! This is... Hello guys! Ang oras na ngayon ay... 11:22 na. Hindi naman na ulit sumakit yung ulo ko. Pero nawiwirdohan lang ako kasi sumasakit yung balakang ko. Bakit balakang? Parang wala naman ako nababasa na side effect ng Moderna na sumasakit ang balakang. So yun yung update ko. Oops. Hello. Picture. Let's cook. Let's... Ding. Baba. Okay. Go down na. So, ayun guys. Ngayon ay Sunday. 5:03 na ng hapon. At mula kaninang mga 2 p.m. wala naman ako naramdaman. Hindi na sumasakit yung ulo ko. Paminsan-minsan medyo pumipitik-pitik. Pero hindi na siya ganun kalala na kailangan ko pang magparacetamol. So, hindi na ako nagpaparacetamol. Ayun ang dog. Naririnig niyo ba? Hindi na ako nagpapa... So, ayun guys. Hindi na ako nagpaparacetamol. At yun, okay na ako. Kaya ko nang mag-work actually. Pero syempre, gusto ko rin na magpahinga muna para mas sigurado. So, ayun. Paano ko nga pa nakuha yung first dose ng vaccine ko? Ayun guys, ang vaccine ko pala ay Moderna. Alam nyo, based sa experience ko, mahirap talaga makakuha ng first dose. Lalo na nung nag-announce sila na kailangan ng stab galing sa barangay. Hindi ko sure kung June or bandang July sila nag-announce nun. Pero nung nag-announce sila na kailangan ng stab sa barangay, and bago yun guys, syempre basic yung kailangan mo magpa-register sa dito sa site na to. Yan. Tapos dyan ka kukuha ng QR code tapos ipiprint mo yan. Hindi ko sure kung June o July pero nag-announce sila na kailangan mo na ng stab from the barangay. Pagka-announce nila nun, pumunta na agad ako sa barangay para kumuha ng stab. So akala ko makakakuha na ako tapos after nun, akala ko pag nag-announce sila, dala ko na yung stab pero hindi pala. Ang mangyayari pala is kung halimbawang Thursday yung turn mo, halimbawa A1 ka or A5, kung Thursday yung turn mo, Wednesday ka nila tatawagin sa barangay. Kung turn mo na, depende dun sa list. So, sila yung depende kung sino yung naunang magpalista, ganun. Or hindi ko alam kung paano yung step nila, kung sino yung itetext nila based dun sa list. Basta nung pumunta ako ng barangay, ang pinagawa lang nila sa akin, pinalista ako ng name, address, category, at contact number. So, ayun. Wala silang binigay na kahit ano. Ang sabi lang nila sa akin, intayin ko yung text. Iti-text nila ako a day before. Tapos, pagkabigay nila sa akin ng stab, kinabukasan, pupunta na ako dun sa vaccination site. Kung saan yung naka-alat or kung saan yung naka-assign na vaccination site para dun sa category at sa barangay ko. Nakailang ikot na yung mga announcement. Wala pa rin nag-text sa akin. May nag-text sa akin... Siguro mga second week ng August, sabi niya, "Hello ma'am, kunin ko po yung middle name niyo para sa vaccination stub." So akala ko yun na yung turn ko. Akala ko makakapag-vaccine ako the next day. Ang kaso, after noon din na sila ulit nag-text. So wala pa rin. Buti na lang nung August 20,
sobrang hindi ko inaasahan na makakapagpavaccine ako ng August 20. Sobrang biglaan lang yun kasi dun sa work ng asawa ko, may mga sobrang stub na instead na masayang, in-announce nila na pwedeng kumuha yung mga dependent. So yun, agad-agad pumunta ako doon. So ang category nun is A4. A4 yung category ko, online seller. Ang sinabit ko na requirement ay DTI. So pagpunta ko sa vaccination site, kinuna nila ako ng temperature. After nun, in-interview nila ako anong category ko, kung may allergies ba ako, kung may tinitake ba na maintenance medicine. BP, tinake nila yung BP ko rin. Tapos after nun, pinaupo na ako dun sa kung saan ka babakunahan. So ayun, kinuha rin pala nila yung QR code ko. Yung QR code ko pala is para hindi na ako masyadong mahassle na mag-on pa ng phone, maglalabas pa ng phone. Print na siya. Ayan, print siya ni Gio nung asawa ko. So hindi ko na kailangan ng cellphone. Ito na lang. So kung malobat ako, hindi ko na problema. Yung pala, ang hiningi sa akin requirements sa interview is ID. Pinakita ko rin yung ID ko tsaka yung QR code ko dun sa nurse na magtuturok sa akin. Chinek niya, tinanong niya yung name ko, ganyan. Pinakita niya sa akin yung syringe na may laman na Moderna, tapos tinurok niya sa akin. Tapos after nun, pinakita niya sa akin na empty na. Nilagyan ng band-aid, tapos tinuro niya na ako dun sa post-vaccination waiting area. Parang ganun. So, nagintayo ako dun ng 15 minutes. Tapos after 15 minutes, may mga nag-a-assist naman dun. Maraming nag-a-assist. Actually, maraming mga, hindi ko alam kung volunteers sila or employees or sa UB sila. Pero maraming nag-a-assist na super helpful. So, papupuntahin ka nila dun sa mag-a-assess kung may effect ba yung vaccine sa'yo. So, tatanungin ka kung kamusta pakiramdam mo, nahihilo ka ba, ganyan. Tapos, check nila yung BP mo, check nila yung oxygen level mo. Tapos, sabi nila sa'yo na baka lagnatin ka, normal side effects, sakit yung ulo, masakit yung braso, yung iba, masakit yung kilikili. So, sasabihin nila sa'yo yung mga normal side effects. After nun, okay na, papauwiin ka na nila. Tapos, ang side effect sa akin ng first dose is masakit yung braso ko. Hindi ko siya maiangat talaga. Hindi ko siya maiangat. Pero mas malala yung effect ng second dose for me. So, yun lang guys. Ano pa bang dapat nyong malaman? Yun lang naman. So, yung QR code, tuwing isa-check ko siya ngayon, makikita ko na yung status ko na fully vaccinated, ganyan. So, ayun guys. Thank you so much for watching this video. At kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo. Sasagutin ko yan. And, see you on my next vlog. Please don't forget to subscribe. Bye!